Marian, kinabahan ng dalaga ng mabosesa ng caller. Biglang parang gusto niyang ibaba ang wireless phone. Marian, please talk to me. Pakiusap ng nasa kabilang linya. Huwag mo kong iwasan. Talk to me, please. Bakit ka ba napatawag, Rafael? Formal ang tono niya. Gusto niyang ipakita sa lalaki ang pader na nakapagitan sa kanilang dalawa. Magkita tayo. I want to see you. For heaven's sake, Rafael, bakit kailangan pa tayong magkita? Ano pa bang dapat nating pag-usapan? Malakas ang tinig na tanong ni Marian. Marami. Ilang ulit kitang tinawagan noong nasa Hong Kong ka, pero alam kong umiiwas ka. Alam mo pala eh, bakit hindi mo ko patahimikin? In the first place, wala namang dahilan para buksan ang communication natin. Asawa ka na ng kapatid ko, kaya tapos na tayong dalawa. Pinipilit kong tanggapin ang lahat ng nangyari, Marian. I tried hard but I can't forget you. Nagiging unfair ka sa kapatid ko, sa asawa mo, Rafael. I know, pero hindi ba unfair din sa akin ang mga nangyari? Nagpakasal ako kay Gladys samantalang ikaw ang mahal ko. Sana bago mo ibinaba ang zipper ng pantalon mo at pinakialaman si Gladys, naisip mong magiging consequence. It's the price you have to pay. Napakabigat namang parusa ito, Marian. Para mo na rin sinabing parusa sa iyong pagpapakasal kay Gladys. Galit na sabi ni Marian sa lalaki. She's young and beautiful, and I know she loves me. Ang totoo, hindi siya nagkulang sa akin bilang asawa. Pero hindi sapat yun para makalimutan na lang kita ng ganun, Marian. It's really tormenting me. Ngayon ako nagsisisi. Sana naisip mo ring nasa huli ang pagsisisi, Rafael. You can't blame me. Naging maramot ka. Kung mahal mo ako, hindi mo ipagdadamot ang sarili mo sa akin. Mag-boyfriend pa lang tayo, hindi pa tayo mag-asawa. You cannot expect me to go with you in bed. Wala sa prinsipyo ko ang gumawa ng bagay na hindi na paghahandaan. Saka hindi pa natin dapat i-enjoy ang mga bagay na hindi pa dapat. Marian, huwag mo kong pahirapan. Gusto kitang makita. Nakikiusap din ako sa'yo, Rafael. Tigilan mo na ako. May sarili ka ng buhay at pamilya. Ngayon ka mas kailangan ng asawa mo. Hindi na niya ako mabibigyan ng anak. What are you trying to say, Rafael? Na dahilan yon para sirain ang pagsasama nyo? We'll never be happy together, kahit pilitin ko. Dahil ayaw mong kalimutan ang nakaraan natin. Because I can't, I still love you. May sinasabi pa si Rafael sa kabilang linya, ngunit hindi na niya iyon pinakinggan pa. Ini-off na niya ang wireless phone at ibinaba sa center table. Nagsisikip ang puso niya na naupo siya sa sofa na nasa likuran niya. Pinilit na niyang alisin ang pagmamahal niya rito. At hindi iyon naging madali para sa kanya. Ngunit kailangan niyang gawin, alang-alang kay Gladys. Bakit hindi magawa ni Rafael yun? Samantalang siya naman ang may kasalanan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Nagbalik siya sa Pilipinas para alagaan at bigyan ng moral support ang kapatid. Pero nagkamali yata siya ng pagbabalik. Ngayon ay ginugulo siya ni Rafael. Siguro'y dapat na lumayo muna ako. Doon muna ako sa Tagaytay, sa bahay ni na Tita Angela. Wika niya sa sarili. Kinabukasan ay bumiyahe agad si Marian papunta sa Tagaytay. Hindi na niya sinabi sa kanyang mami ang totoong dahilan. Ang rason niya ay gusto niyang dalawin ang favorite tita at ninang din niya. Si Tita Angela ay kakambal ng kanyang ina. May iniwang malaking bahay ang namayapang asawa nito sa Tagaytay. Ipinasya nitong gawin itong Traveler's Inn. Pinatayuan din ito ng restaurant para sa mga dumarayo. Kapag summer ay halos occupied iyon, ginamit niya ang kotse nila. Napilitan siyang mag-drive dahil nakalibang driver ng mami niya. Pagdating sa Cavite ay huminto siya para mag-CR. Pumasok siya sa isang branch ng Jollibee. Pagbalik niya sa sasakyan, nagulat pa siya nang may biglang dumungaw mula sa backseat. Rafael? Kanina pa kita sinusundan, hindi mo lang alam. Anong ginagawa mo rito? I have to do this, para lang makausap kita. Rafael, ano ba itong ginagawa mo? Baka malaman to ni Gladys. Kung sasabihin mo. Napasuntok siya sa manibela. Please Rafael, bumaba ka na. Ayokong gumawa ng kahit na anong makakasakit sa kapatid ko. Lalo pa ngayong hindi pa siya totally nakaka-recover sa sakit niya. Kapag na-upset siya, kapag nalaman niyang magkasama tayo, baka kung anong isipin niya at makakasamayan sa kalagayan niya. Gusto lang kitang makausap, makasama kahit sandali. Papunta ako sa Tagaytay. Sasama ako. Ano? Naluloko ka na ba? Maluloko ko ng tuluyan kapag hindi mo ako pinagbigyan, Marian. Hayaan mong sumama ako sa Tagaytay. Habang daan, magkakausap tayo.
Nagpakawala siya ng buntong hininga, saka tiningnan ng matalimang lalaki. Okay, pagbibigyan kita. On one condition, ito na ang huli. Pagkatapos nito, hindi mo na ako iistorbohin at kakalimutan mo na ako. Matagal na hindi ito nakakibo. Rafael, please! Tumango ito ngunit halatang napipilitan lang. Okay, this will be the last time. Pipilitin kong kalimutan ka na. Gumuhit ang lungkot sa mukha nito. Hindi mo na nga siguro ako mahal. O hindi mo ako minahal ng totoo kaya napakadali akong i-give up para kay Gladys. Alam niyang puno ng hinanakit ang tinig ng dating nobyo. Binaliwala niya iyon. Ini-start na niya ang ignition. Mabilis na lumipat ito sa kanyang tabi. Ngunit iniwas niya ang tingin dito. Pinilit niyang mag-concentrate na lamang sa pagmamaneho. Baka makasama sa iyong pagdadrive, sweetie. May pag-aalalang sabi ni Travis kay Clarice habang patungo sila sa garahe. Magkasama silang nag-weekend sa Villa Mercedes dahil nagkaroon ng dinner sa kanilang villa. Inimbita niya ang kapwa niya villa owners bilang tugon sa pangangantsaw ng kanyang mga kaibigan. At ngayong dumating ang Lunes, kailangang lumuwas ni Clarice sa Maynila dahil may nangyari daw sa kaibigan nitong Becky matapos iwanan ng boyfriend. Nagkataong masama naman ang pakiramdam niya. Kaya kong mag-drive, sweetheart. You don't have to worry about me. Maliit pa lamang itong tiyan ko. Hindi pa naman makaka-apekto sa baby kung magmamaneho ako hanggang Makati. No, hindi ka aalis. Ako ang magmamaneho para sa... Mataas ang fever mo last night, remember? At hanggang ngayon, masama pa rin ang pakiramdam mo. Gusto mong manghiram ako ng driver sa mga kaibigan ko rito sa villa? Huwag na sabi, nakakahiya naman. Okay naman kasi ako eh. Masyado mo lang akong binibaby. Are you sure kaya mo? Kulit at paniniyak niya. Oo, sabi. Bukas ka na kaya bumalik sa Maynila, sweetheart. Hindi pwede. Tanggi nito. Kailangan ni Franny ang moral support ko. Walang pamilya rito sa Pilipinas ang kaibigan kong yun. Kaya ako lang pwedeng umalalay sa kanya. Besides, may mga order pa akong kukunin ngayon sa boutique. Kailangan kong buksan yun. Okay, if you insist, bahala ka na nga. Hindi mo lang mayaalis sa akin na mag-worry. Baka kung mapaano ka kasi sa daan. Mga 2-hour drive lang naman mula rito sa Villa Mercedes hanggang sa Makati. Hindi naman siguro ako matatagdag ng ganoon para maapektuhan ang baby natin. Hindi ba sinabi naman ni Doktora na okay ang bata at mahigpit ang kapit nito? Kaya don't worry love, okay? Kung talagang kaya ko lang mag-drive, hindi kita papayagang. Mahal na mahal mo nga talaga ako? Sabi ni Clarissa kahumalik sa mga labi niya at nagpaalam na. You take care ha? Bilin pa niya rito. Yeah, I will. Itong Volvo mo na ang dadalhin ko ah. Ayaw mo ba yung Ferrari? Huwag na, baka magasgas pa, sayang. Pabirong pakli nito habang lumululan sa Volvo. Pinabaunan pa niya ito ng halik sa mga labi bago nito ibinaba ang bintana sa driver's seat. At inihatid niya ng kaway ang palayong sasakyan. Ngunit hindi niya maiwasang mag-alala sa kasintahan. Mag-aapat na buwan na ang tiyan nito. Mahigit isang buwan na lamang ay ikakasal na sila. Wala naman sigurong mangyayaring masama sa kanya. Siya na rin ang nag-alis ng kanyang mga pangamba. Alam niyang bago pa niya makilala si Clarice ay bihasa na itong magmaneho ng kotse. At gamay naman itong gamitin ang mga sasakyan niya dahil may mga pagkakataong nanghihiram ito ng alinman sa mga iyon. Marami akong gustong sabihin sa iyo, Marian. Pagbasag ni Rafael sa katahimikang matagal naghari sa loob ng kotse. Go on, makikinig ako. Sabihin mo na ang lahat ng gusto mong sabihin. Sinasabi niya iyon ng hindi man lamang sumusulyap dito. At habang nakikinig siya sa mga sentimento ni Rafael, sa mga pagsisikap daw nitong matutuhang mahalin si Gladys, sa mga pag-aaway ng mga ito dahil sa madalas na pagsiselos ni Gladys sa kung sino-sinong babae, lalo na sa kanya. Nawawala ang konsentrasyon niya sa pagmamaneho. Nararamdaman niyang nanginginig ang mga kamay niyang may kontrol sa manibela. You look tense, ako na ang magdadrive. Presenta nito nang mapansin ang reaksyon niyang yun. Nagpasya siyang ibigay rito ang manibela. Aminado siyang natitens siya. Bakit naman hindi? Naaapektuhan siya ng mga sinasabi ni Rafael. Pangalawa, nag-aalala siyang baka may makakita sa kanila na magkasama. Ano ang iisipin ni Gladys? Kapag may kausap ako sa telepono, parati siyang nagdududang ikaw ang kausap ko. Patuloy na pagkukwento nito habang nasa biyahe. Kapag nalilate ako ng uwi, sasabihin niyang baka raw binabalikan ko pa ang mga lugar na madalas nating puntahan noon. Kapag umuwi akong nakainom, baka raw kaya ako naglalasing ay dahil hindi pa rin kita makalimutan.
Paano kitang makakalimutan kung wala siyang ibang idinidikdik sa isip ko kundi ang nakaraan natin? Baka naman ay insecure siya dahil hindi niya nararamdamang sinisikap mo siyang pag-aralang mahalin. I'm really trying very hard, Marian. God knows that. Pero napakahirap dahil nabigla ako. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Tayo ang may relasyon for 2 years. Pagkatapos isang araw, sa kapatid mo na ako ikakasal. Ikaw ang gumawa ng obligasyon sa kanya. Kung hindi mo siya binuntis, walang dahilan para pakasalan mo siya. Hindi na niya napigil ang galit. All these years, kinimkim lamang niya ang galit dito. Ngayon na parang siya pa ang sinusumbatan nito. Gusto niyang pakawala ng lahat ng hinanakit sa kanyang dibdib. Wala sa loob na pinagsusuntok niya sa balikat si Rafael. Dahilan upang mawala ang atensyon nito sa pagmamaneho. At nagkataong paahon ang tinutumbok nilang kalsada. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang isang wheeler truck na may kargang soft drinks. Kinabig nito ang manibela upang iwasan ang truck. Dahilan para mawala sila sa lane na tinatahak at kumabila sa lane na papuntang norte. Mapapasalubong sila sa mga sasakyan sa kabilang lane. At huli na para mapansin nila ang makakasulubong na puting Volvo. Iniwasan sila nito. Ngunit dahil sa pag-iwas sa kanila, ay nakabig nang nagmamaneho ang kotse nito papunta sa gilid ng kalsada. Nawala na iyon ng kontrol. Hanggang sa magtuloy-tuloy iyon papunta sa bangin na may taas na halos 40 talampakan. Nakita ni Maria ng lahat at malakas na tili ang kumawala mula sa bibig niya dahil sa nasaksihang pagkahulog ng puting kotse. Nakakapangilabot ang ingay na nilikha ng metal na nagkahiwa-hiwalay habang bumabagsak sa bangin. Tila nagbabadya ng katapusan. Tinakpan niya ang dalawang tenga at saglit na pumikit. Ang sumunod ay pagkakagulo. Nagsihinto ang ilang motorista upang tingnan ang nangyari sa kotseng nahulog sa bangin. Rafael, tingnan natin ang kotse. Baka buhay pa ang mga sakay niyon. Tulungan natin sila. Pero Marian, baka sa atin isisiang. Gustong maglatang ng galit niya para dito. Tayo ang may kasalanan kaya nahulog ang kotse sa bangin. May responsibilidad tayo sa mga nangyari sa nakasakay roon. Baka buhay pa sila. Kailangang iligtas natin sila. Hindi kaya ng konsensya kung may mawala dahil sa atin. Agad bumaba ng kotse si Marian. Bantulot naman si Rafael. Dalawang motorista ang nagabalang alamin din ang nangyari sa kotse. Tingnan natin kung buhay pa. Paghingi niya ng tulong sa lalaki. Nagmagandang loob na gumawa ng paraan ang mga ito. Bumalik siya sa sasakyan. Rafael, tumawag ka ng tulong. Kailangang mailigtas ang mga pasahero ng kotseng nahulog. Sino ang tatawagan ko? Mga highway patrols or ambulance o kahit na anong rescue team. Nang bigla siyang matigilan. Baka may tumawag na ng pulis, ng investigador na magsisiyasat sa tunay na nangyari. Kung paanong nagsimula ang aksidente, si Rafael ang nagmamaneho ng kotse niya. Ito ang may hawak ng manibela nang mawala sila sa lane. Paano kung madiin ito? Lalo na kung namatay ang sakay o mga sakay ng kotseng nahulog sa bangin. Malalaman ni Gladys na magkasama sila at paano nila iyon ipaliliwanag sa kapatid. Oh my God! Malaking gulo at problema ito. Tiyak na mag-iisip ng masama si Gladys. Paano kung hindi maniwala ang kapatid na sumunod lang si Rafael sa kanya at kinulit siya? Nakita rin niya ang pag-aalala sa mukha ng lalaki. Rafael, umalis ka na bago pa may dumating na investigador. Ha? Pero paano ka? Ako ang nagmamaneho ng kotse. Hindi kita dapat kasama rito. Hindi dapat masangkot ang pangalan mo. Pero paano kung ikaw ang idiin nila? Sasabihin kong sumumpo ang migraine ko kaya nawala ako sa concentration habang nagmamaneho. Sasabihin kong hindi ko sinasadya ang lahat. Ako nang bahala, basta umalis ka na lang dito. Pero Marian, hindi kita pwedeng pabayaan. Kaya kong ayusin mag-isa ito, Rafael. At hindi ko kayang ipaliwanag kay Gladys kung bakit tayo magkasama. Baka kung anong isipin niya. Malamang na hindi siya maniwala sa paliwanag natin. Isipin mo na lang na hindi nangyari to. Baka makasama sa kalagayan ni Gladys kapag sumama ang loob niya. Pero... Please, Rafael. Para sa'yo ito. Para makapamuhay kayo ng tahimik ni Gladys. Nakita marahil nito ang lohika sa kanyang katwiran, kaya nagmamadali itong umalis. Mabilis itong sumakay sa unang aircon bus na nagdaan. At mag-isang hinarap ni Marian ang konsekwensya ng mga nangyari. Bahala na. Wika niya sa sarili. Kainis! Bakit ni hindi nagri-ring ang cellphone ni Clarice? Kunot noong tanong ni Travis.
Naisip niyang tawagan at i-check si Clarice. Gusto niyang makatiyak na nakarating ito sa destinasyon ng Safe and Sound. Ngunit nag-alala siya nang hindi ito makontak. Hindi niya i-off ang CP niya dahil alam niyang tatawag ako to check on her. Nag-aalala siyang umahon mula sa kinahihigaang kama at nagpalakad-lakad sa maluwang na silid. Hindi kaya may nangyari ng masama sa kanya? Oh God, no. Huwag naman sana. Tinatakot ko lang ang sarili ko. Hindi ko kakayanin pag may nangyari sa mag-ina ko. Nag-aalala na wika ni Travis sa sarili. Paano kaya haharapin ni Marian ang aksidenteng nangyari at ano ang kaparusahan nun? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.